Hello mga mami, magluluto ako ngayon ng beef, diced casserole at konti lang kanyang ingredients kaya swak na naman sa ating mga budget para sa ating pamilya. Kaya ito ang kanyang mga ingredients. Broccoli, garlic, onion at itong beef stock. So ngayon, ilalagay ko na itong ating beef dice dito sa ating kaldero. Ito na yung ating beef dice. Lagay ko na itong beef stock at hihintayin natin na hanggang sa matuyo siya. Ganyan ako maglaga ng mga karne. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano pang susunod na mga gagawin. So, hintayin lang. Ayan, kumukulo na siya pero kailangan natin tanggalin itong mga ibabaw na yan na itim. Hindi natin pwede yung isamang iluto dahil yan ay masebo. Yan yung pinakasebo ng ating karne. So, hindi naman natin gusto ipakain yan sa ating mga anak at sa ating asawa. So, kailangan natin siyang tanggalin. Yan lang yung paglaga, guys. Dahil alam ko taba ito. Eh. Ayan, oh, nakikita nyo. Masebo siya. So, yan yung mga taba. So, ayan, nangalahati na yung ating beef stock. Konti na lang, maya-maya yan, tuyo na siya. Kaya matagal lang paglaga ko, gusto ko, malambot na malambot siya. At talagang walang dugo na maiiwan. Ayan siya, hintay na lang natin. So, ayan, konti na lang ang kanyang sabaw. Matutuyo na siya. Hintayin pa natin ng konti. So, ayan na, mga mami, tuyo na siya. Ayan, dito na rin tayo mangunguha ng pinakamantika niya. Ayan, dahil nagkaroon na yan ng mantika. Talagang yan, lutong-luto na siya. So, ang gagawin natin ngayon, medyo haroy lang natin siya ng konti pa. At kung makikita nyo, nagmamantika na siya ng gusto dito. Ganyan lang ang ating beef na nilaga ng matagal. Kung maaamoy mo siya talaga, napakasarap at talaga mo lutong-luto na. At nagmantika na talaga siya ng husto. Ayan, kung marinig nyo. Ayan, medyo pa-fried din na natin siya ng konti. Diyan sa sarili niyang mantikang lumabas, naman oil. At ayan siya. Ngayon, gaya lagi ko sinasabi, laging nauuna ang onions sa pag-isa para hindi agad masunog. Ang bango! Tapos, isusunod na rin natin yung garlic. Tapos, ihalo na natin siya. Mabilisan na to, guys. Mabilisan na to, mga mami, kasi madali na siyang masunog. At ihuhulog na rin natin yung ating broccoli. Oops, mahuhulog pa. Hulutin na. Sayang. Ayan na siya. Ganyan lang. Eto, wala na talaga siyang timpla-timpla na kung ano-ano pa dahil yung ating beef stock, eh, medyo may timpla na yon, kaya, hindi na natin siya titimplahan ng kung ano-ano. Diretso na siya. Kaya, yan. Healthy to para din sa ating pamilya. Dahil talaga naman ang broccoli ay masustansya. Nasa sa inyo yan, kung ano talaga yung pang-taste nyo sa mga niluluto nyo, kaya pwede nyo din silang dagdagan kung gusto nyo ng seasoning, pero ako hindi ko na talaga siya dinadagdagan dahil kasi tamang-tama na yung timpla niyang para sa akin. Ayan na, luto na ang ating beef dice broccoli. Ayan, umuusok-usok pa siya. Napaka-healthy ng ating recipe ngayon.